ang balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamaho, mga buksi. So mga par, matapos nga po sinabi ng Mexican boxer na si Eric Morales na sobrang nadismaya ito sa naging laban ng kanyang kababayan na si Oscar De La Hoya kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan pumusta daw ng malaki si Morales kay Golden Boy dahil akala niya Sherwin na ang panalo nito sa rason na marami itong advantage sa Pinoy legend lalo na sa laki at haba ng katawan. Subalit bumaliktad ang nangyari at si Pacman pa ang dumuro kay De La Hoya sa ibabaw ng ring. Patuloyan niya pa ito hinatid sa kanyang retirement sa boxing sports. Bagamat kung nadismaya naman si Morales mga idol, eh hindi naman po nagulat ang legendary trainer na si Nacho Beristain. Sa mga hindi nakakaalam mga idol kay Nacho, siya po ang naging head trainer ni Marquez sa time na pinatulog nito si Boss Manny sa kanilang bakbakan. Siya po ang kilala ng lahat kung bakit hirap si Pacman makipaglaban kay Marquez dati. Kung saan ayon kay Nacho mga idol, expect niya na daw na mananalo si Pacquiao kay De La Hoya. Dahil sa time na naglaban daw ang dalawang superstar mga idol, hindi ganun naka-agresibo si Golden Boy sa kanyang training. Kumbaga mga idol, hindi na ito masyado focus sa kanyang preparasyon sa laban. Dahil sa mga time na yun, busy na si De La Hoya sa kanyang negosyo at nasa isip na rin ito ang mag-retired sa boxing sports. At isa pa daw mga idol sa mga oras na yon, nag-uumpisa pa lang ang prime ni Pacman. Nasabungan pa ito ng kanyang kalakasan. Ito daw yung oras mga idol na nasasabi ni Nacho Beristain na demonyo daw talaga si Pacquiao kalaban sa ibabaw ng lona. Yung tipong kahit sino ang ipaparap mo sa Pinoy legend, babanggain niya at syempre gigibain niya sa bakbakan. Kaya inaasahan na talaga ng legendary coach na brutal madudurog si De La Hoya sa laban kontra sa nag-iisang 8th Division World Champion. Samantala, matapos nga po mga idol, official kinasa ang laban ni General Casimero kontra sa Japanese boxer na si Yukinori Ogoni. E naglabas na rin po mga idol ng undercard ang Treasure Boxing Promotion, kung saan mga idol, apat na Pinoy po ang sure na lalaban sa undercard ni Casimero. Una nga dito mga idol sa listahan si Gio Santissima, sinundan siya ni Arby Dinega, Vince Paras, at ang huling tinalo ni Luis Neri na si Froilan Saludar. Bali ang boxing event na to mga idol, labanan talaga ng mga Pinoy at mga Hapones. At mas lalong nakakabilib ito mga idol dahil sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan gaganapin ang laban. Isa ito sa malalaking arena sa Japan. Sa katunayan nito mga idol, sa Ariake Arena din pinaglabanan ni Inoue ang kanyang unang undisputed title kontra kay Paul Butler. Sa kabilang banda naman mga idol, ama ni Devin Haney na si Bel Haney na exposed na talagang iniiwasan nila sa laban si Shakur Stevenson, kung saan mga idol sa footage na lumabas, sinabi po ni Bel Haney dito kung masyadong mainit na daw ang labanan sa 130 pounds. Wala daw siya magagawa kundi umakyat sila ng division sa 140 pounds. At isa nga sa mga rason kung bakit nila ito gagawin mga idol, para alagaan ang undefeated record ng kanyang anak na si Devin Haney. Kung saan dahil dito mga idol, nagbatuhan po na maiinit na salita si Shakur Stevenson at Devin Haney sa social media. Panoorin po natin mga idol ang mensahe ng dalawang superstar. Talagang gigil na sila nasaktan ng bawat isa sa kanila sa bakbakan.